There should be both tips para daw sa mga no label. Yung label na lang ang kulang. Eto na. The answer is simple. Communicate. Ask. Sobrang simple lang. Walang mangyayari kung walang magtatanong. Pero the answer should be yes or no lang. So pag nag-yes siya, ibig sabihin, naghihintayin lang kayo. Pero pag may dahilan pa siyang iba, meaning something is wrong. Something is... Label. Sa totoo, importante ba ang label? Yes, totoo. Importante ang label. Pero kapag marupok ka, ewan ko na lang kung kamusta ang label na hinihingi mo. Ang label kasi, para alam mo kung nasaan ka, kung ano ang status mo, o sino ka ba, o ano ka ba sa kanya. So, hindi naman lahat kasi nagkakaroon ng label. Hindi naman lahat. Yung iba kasi ayaw pang mag-love or mabigay yung commitment kasi nga alam niya rin na hindi pa rin siya sure or nagtitimpla rin siya or tinitimpla niya yung situation kung mag-work or hindi para iwas ang sakit na din or parang alam mo yun para hindi wala kang pinanghahawakan na ano na nasaktan kita hindi naman tayo so hindi ka ma-feel guilty about what happened. Parang ganun yun, feeling ko. It's not connected. If not know, you know what to do, alis. Pag maraming dahilan, alam mo na rin ang gagawin mo, di ba? Huwag mo na... Minsan, kahit na alam mo naman yung dapat gawin, di mo rin ginagawa. Kasi pasaway, marupok. Alam mo yun, hindi porke wala ng label, magki-quit ka. Yes, of course, dapat nga ganun. Kung wala namang label, dapat umalis ka na. Pero, sa mga hindi naman lahat kasi, papayag ng ganun. Kunwari, meron kang isang gustong-gustong tao, tapos wala namang label at hindi pa siya handang magbigay ng label. Ikaw, sa'yo, give up po ba yung taong yun? Kung alam mong may nararamdaman ka sa kanya, mag-take ka ba ng risk para magkaroon ka ng label or porque wala pang label is mag-expect ka na ng something na ididemand mo yung bagay na hinihingi mo. Ewan ko, depende rin kasi yan sa tao. Ikaw, ano bang tingin mo? Pahirapan ng sarili mo. Pag sinabing nape-pressure siya, that's bullcrap. Kung mahal mo ako, ba't ka nape-pressure? Baka kasi masaya lang siya sa company mo, ayaw niya talaga ng commitment, kaya hanggang dun lang. We have to accept. Siguro nga, ganun nga. Ang sad lang din kasi ng reality na masaya lang siya sa company mo, natutuwa lang siya, pero there's no love. So, pero kung ikaw, love mo naman siya, tapos siya na-enjoy niya rin company mo. Sana sabihin na lang yung totoo para hindi na ganun kasakit. Kasi wala lang, hindi lang siya nakakatuwa. Accept that and understand that. Stay safe. You're welcome. Tips para...